At para naman po sa pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. At narito ang mga sagot ng mga ka-FB natin. Pulso ng OFW question of the week, payag ba kayo na magkaroon ng divorce sa Pilipinas? Ang sabi po ni Mickey MBG, hindi na dapat pinag-uusapan sa ngayon ng divorce. Napakarami ng problema sa Pilipinas. Bakit hindi nyo iprioridad ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga Pilipino, lalo na yung mga nasa probinsya? It's a big yes naman ang sagot ni Nash Sumagina Gumiran. Dahil kapag ang mag-asawa ay hindi na kayang pag-usapan pa ang kanilang problema, para ito ay ayusin, wala nang dahilan para magsama pa sila. Nagpapahirap lang yun sa kanila at sa mga taong malapit o malapit sa kanila. Pero dapat din na isaisip at maisakatuparan ang kani-kanilang mga responsibilidad, lalo na sa mga anak kung meron man. Salamat po. Salamat din, Nash. At hindi naman pabor sa divorce si Hayawata at Lavesilia Busa. Katoliko tayo at hindi alam o at alam nating hindi pwedeng paghiwalayin ang pinagsama ng Panginoon. Napag-usapan yan at naisasaayos, hindi yan ang solusyon. Gusto naman ni Loxy Esquerdo na magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Sabi niya, 12 years na kaming hiwalay ng asawa ko para naman magkaroon ng tuldok. Magkaroon na ng tuldok sa pagsasama namin. Hirap kasi kami o ang hirap kasi sa atin, walang divorce. Pero yung mga mayayaman, nagagawa nilang makipag-divorce sa Pilipinas kasi nga may pera sila. Kahit magkano, kaya nilang magbayad. Paano naman yung mga tulad namin na mahihirap? Ang tanong po naman ni Girly Bautista, which is better for your kids? Should you stay together for the sake of the kids or have a good divorce and set positive role models for your kids? The issue is whether or not divorced couples can raise children who fare better in life as adults than unhappy couples who stay together for the sake of the kids. At para naman kay James Nichols, ang divorce ay ang huling paraan kung hindi na magkasundo ang mag-asawa. Aanhin mo nga naman ang makisama sa iyong asawa kung hindi ka naman masaya. Pero kung pwede pang maremedyuhan ang pagsasama alang-alang sa mga anak, dapat gawin na agad at huwag nang patagalin pa. Matapos ang matagal